しい。So welcome to Nanay Karen and Tatay Chester Vlogs. So yan guys, kakagaling natin sa Cartimar. So second vlog na natin to. Vlog na rin natin yung simple aquarium setup. Before nga pala nating puntahan yan, of course, pindutin nyo muna yung subscribe button. At ganyan din yung bell icon para manotify namin kayo sa mga susunod naming videos. Yan. So very quick lang guys, ipapakita ko lang sa inyo yung mga nabili ko. And then yung paano natin siya set up dito. Kasi ano natin to eh, gift natin to kay Ali. So ito guys, syempre kailangan natin yung pinaka aquarium tub. So parang sinukat na yan dyan, no? Yung 10 gallons guys, nasa 11 inches to. So tamang tama. Plus meron na rin tayong ito, yung pinaka pump and filter na rin yan. Yan. So pump and filter. So ito nga pala guys, nakalimutan ko. Hindi na ako nakahingi na resibo, pero tingnan nyo lang sa vlog, nasa 300 lang ito or less. Tapos meron din tayo nito, yung panglagay sa likod. So, para naman maganda yung appearance ng ano natin. Ganyan, oh. Yan, kasi blue yung gusto ni Ali. Walang blue fish na ano eh. Na pang ano, pang, kumbaga, pang, hindi salt, ang tawag dito, pang fresh water. So, ito na lang, yung background na lang natin yung dadaanin ng blue fish. Yan, lagyan muna natin dito guys, ha. Tapos, ito yung filter niya. So, sakto na to para sa 10 gallons. So, ang laman ng filter, syempre, yung filter plus yung mga ilang hose. Yan. Taran. So, nandyan na yan. Buong setup na yan, 350 pesos to. So, ang alam ko, nasa ano lang to? Mga 10 watts lang ang alam kong usage nito kung di ako nagkakamali. So, mababa lang naman yung power consumption niya. Anyway, sige. Set up na lang natin later. Tapos, mga accessory. Ay, bumili na rin tayo nito guys. Yung pakain sa isda. So, tandaan natin yung pakain lang konting-konti lang. Once a day lang. Kasi kapag sumobra, yun yung nagiging cost ng pagdumi nung pinaka-water natin. And, bumili na tayong filter. Ito, extra filter natin. So, ano to, yung medyo pangmatagalan na washable, 80 pesos. Tapos, ito, panghuli ng isda, kapag magpapalit ka, 50 pesos. Then, bumili rin tayo nitong mga halaman na, na plastic. So, for only 3 for 100 na yan. So, marami na rin. Tapos, ito, bumili rin tayo nitong methylene blue. So, ihahalo mo to pag nagpalit ka, tsaka to, para dun sa water, para pa-neutralize mo yung chlorine. Tapos ito, anti-fungus naman tong ano na to, methylene blue. Yan. Then, bumili na rin tayo itong shipwreck. Ito yung babagay dun kasi medyo maliit lang ako yung setup natin. So, ito ang alam ko, 200 pesos lang. Tapos ito, mga bato, bumili na rin tayo, 50 pesos. So, bumili tayo ng apat, yun yung eksakto para sa 10 gallons. And mga ilang pang accessories ito. Yan, bumili tayo no fishing at saka mga barrel for 50 pesos naman yan. Lastly, bumili rin tayo ng mga fish. Nung una guys, di ba sabi ko sa inyo doon sa vlog, medyo mahal doon sa loob yung aquarium setup. Pero siguro kapag doon mo bibili lahat, makaka-discount ka pa. But anyway, nabili ko na ito doon sa labas. Pero kay Kuya Nicolas, so doon kayo mamili, ang bait niya. So, itong mga fish na to, yan, actually 50 pesos to, pero binigay niyo na lang sa akin ng 30 pesos. So, sobrang mura pa rin. Mga ano to, mga local na goldfish. Yan, pero yung mga imported, yung mga ryuken, o kaya iba pa dun, medyo tumaas na siya sa dati. Sabi niya, halos triple na rin daw yung tinaas, nasa 150 na. Then, bumili rin tayo nito, yung mga plant, para dito, for only 20 pesos lang to guys. So, bumili ako ng 5. So, baka sobrang crowded na ng aquarium ni Ali nito, ah. And last, nabili natin, guys. Taran! Yan, mga angel fish. So, 25 pesos lang. Maliliit lang yung binili natin. So, hopefully, mapalaki naman natin. Okay, guys. Set up na natin to.
So, yan guys. Nailagay na natin dito yung mga kailangan sa loob. So, yan. Nakalagay na rin yung saksakan dyan. Ito yung sa filter ng oxygen. Tapos, meron na rin tayong initial setup dito sa loob. So, bago natin takpan, ito na. Lagyan natin yung mga fish dito para makapag-adapt sila dun sa tubig. Yan, ganyan muna. Even tong isa, guys. Yan. Pero, syempre, dahil galing sa gripo yan, maglalagay tayo nito yung anti-chlorine. So, at least, isang ano nito, isang cup para dun sa 10 gallons. So, lagyan na natin para hindi mamatay yung isda kasi hindi naman normal sa kanila na mataas yung chlorine level. Yan. Tapos, maglagay na rin tayo nito, guys. 1 tablespoon naman para dun sa Aqua Magic Methylene Blue. Oops, nag-iiba yung focus. Yan. So, ano naman to para sa anti-fungus, tsaka iba pang mga pwede maging sakit ng isda. So, lagyan na rin natin. So, pwede na siguro yung ganito rin karami sa isang cup. Pero dito kasi 1 tablespoon eh. So, tansyahin na lang natin. Kasi makulay talaga ito eh. Ayan. Ayan. May kita nyo, blue na blue siya. Pero pag tagal-tagal, mawawala na rin yung pagka-blue niyan. Nahalo na siya dun sa tubig. So, ito, sinetap ko na rin yung pinakalalagyan ng filter. Excited na po ako! Dito na! Excited ka talaga! Oh yeah, mag-hi na si Ali! Alam nyo naman, excited dyan. Talagang gustong-gusto niya aquarium. Kaya, yan na yung birthday gift natin sa kanya. Thank you! So, lagay muna natin dito, guys. Para lang umikot na yung tubig. Pero mamaya, ayusin pa talaga natin siya. Ilalagay pa natin yung, salamin sa ibabaw. So, antay lang natin mag-settle yung mga blue. Tapos saka na natin ilapag itong mga fish. Paikutin lang natin yung tubig para mamaya ilalagay na natin itong mga fish dun sa loob. Lagay na rin natin itong mga plants. So ito na yung last na ilalagay natin bago yung mga fish. So ilalagay na natin itong mga fish dun sa loob para makalangoy na sila. Last na ilalagay natin, guys, yung salamin sa ibabaw. Yan na sila. So, ayan yung shipwreck natin. Tapos, ayan na yung mga fish natin. So, 10 gallons lang yan, guys. At ang ginastos nga pala natin dyan, less than 2,000 pesos. So, pwede na. Para gift kay Ali kasi request niya yan. At saka may nag-sponsor din sa kanya. So, yun guys, natapos na natin yung setup ng aquarium natin. So, ang kulang na lang talaga dito yung ilaw. So, lalagyan ko na lang dito ng ilaw para medyo maganda naman tingnan. Hopefully, wala naman lumutang mamaya kasi baka hindi sila nakapag-adapt dun sa tubig. Pero at least, kompleto naman, may oxygen na sila dyan. And, yung filter is working fine din naman. Hopefully, tulong din ako sa inyo dun sa paglalagay ng mga simple setup natin ng aquarium. So, yun lang guys. Once again, si Tatay Chester to. Kung meron din kayong mga experience sa pag-setup, pwede nyong i-comment yan down below para at least makapagtulungan tayo. Mag-subscribe kayo sa Nanay Karen Tatay Chester Vlogs and pindutin nyo na rin yung bell icon para ma-notify namin kayo sa mga susunod naming videos. Thanks for watching! Sure has. And that's a birthday boy. Ten tarada. Oh, hindi mo na kailangan mag-TV, Ali. Meron ka na. How are you? Oh, ano sabi mo kay tatay tsaka nanay? Hello. Bye. What are you happy? Oh. Eh, hindi na na kailangan pumunta doon sa YouTube na aquarium at saka doon sa sa cable. Aquarium channel.